Okay, good morning ulit mga kasangbahay. Bisita po natin ngayong umaga ang isa sa mga awardee, paboritong-paborito yan ni Attorney Reg, mm-hmm. ng Outstanding Filipino Award noong 2006 na si Mr. Ramon Orlina. Wait lang, Angela, hindi lamang awardee si Mr. Ramon Orlina, mm-hmm. pero isa siya sa mga national artist yes, natin. Yes, of course. No? Hindi pa ako national hindi pa. Artist. Ay, hindi pa ba? Ah, hindi pa naman. For me, national artist oh, diba? si Mr. Ramon Orlina. At syempre upang ipakita sa atin ang kanyang angking galing sa paggawa ng glass sculpture, narito po siya. Good morning po sa inyo. Good morning, Angela. Sir, yan. Maraming po salamat. Napaunlakan niyo po kami ngayong umaga kahit bumabagyo at nandito po kayo sa aming studio. Dala-dala niyo pa ang mababigat na at magagandang sculpture. Hindi mo na dito rin ako sa may welcome lang eh. Oo. Okay. Sir, para po sa kaalaman po ng ating mga kasangbahay po, no, na-research ko po kasi na hindi lang po kayo dito sa Pilipinas na kagawa ng mga glass sculptures nyo. Meron din po kayo sa Asian countries. Yes. Saan po yes. yun, sir? Well, sa Japan, sa Hong Kong. Sa Singapore, marami sa akong nagawa. Sa Hong Kong, yun po yung tinatawag na a touch of glass, no, sir? Ayun, exhibition yun. Exhibition iba yung po yun. Talagang may ginawa akong... artwork mismo. Okay. Alright, Attorney Reg, mayroon ka bang tanong sa kanya? Sir, paano yun po ba ginagawa yung mga glass sculpture na yan? Tsaka anong klase po bang glass yan? As in, pwede po ba yung mga ordinary glass na natatagpuan lang namin sa tabi-tabi? Hindi, ang tekniko kasi dito, ang tinatawag nila sa glass, na glass making, dalawa yan eh. Yung glass blowing, yung ginagawa nila, tsaka kinakas. Yun, ang tawag doon eh, hot process. Okay. Yung sa akin, cold process. Okay. Cold. So, ibig sabihin, yung glass, naka-chunk form na yun. Ah, okay. O, blocky na. Na? Yung blocky na yun ngayon, kinakat ko yun. Mm-hmm. Ng diamond cutters. Mm-hmm. Cut, grind, smooth, polish. Wow. And maganda dito, pwede ko maipagmalaki, mm-hmm. Hindi ko pinag-aralan niya kahit kanino. Oo nga. Mm-hmm. Paano po kayo nag-umpisa? Paano yung natutunan yun? Well, actually, arkitekto ako from the beginning. Mm-hmm. No? Ngayon, napansin ako ng Republic Glass, inoferan nila ako ng actually scholarship to go abroad to study yung glass. No? Sabi ko, after 1 week, bumalik ako. Sabi ko, thank you for your offer. Mm-hmm. But I'm not accepting it. No? Sabi ko, anong gusto mo? Sabi ko, gusto kong pumunta sa factory niyo because arkitekto ako, pero hindi ko alam kung paano gumawa ng glass kasi nagsimula ako mag-glass painting. Mm-hmm. So, sabi lang, sige, bigyan na lang kita ng ano kasi I don't want to be beholden to anybody. Mm-hmm. At saka mabuti rin hindi ako umalis. Kasi kung umalis ako, mapapag-aralan ko yung hot blowing. Pagbalik ko dito, lahat naman nag-glass blowing. Kapag 2,000 years ago, may nag-glass blowing na eh. Mm-hmm. Eh di wala rin ako matututuhan. Maganda itong ginawa ko. Dahil sa since wala akong maestro, wala akong tutularan, wala nagtuturo sa akin kung anong gagawin ko, nakagawa ko ng sarili kong direksyon. Dahil sa nung pinapasok ko ng Republic Glass sa kanilang kumpanya, meron silang itinatapon o residue, yung tutong ng kanilang salamin pag nagsa-shutdown. Yun ang nakita ko ngayon. Ganyan lang kanipis yun, no? Sabi ko ngayon, pag napuputol ko ito, maputol ko ito, meron akong magagawa dito. Mm-hmm. Kasi tinitignan ko yung kanilang paggawa ng process ng paggawa ng salamin. Pero yung nangyari nga, parang pinag-aralan ko paano gumawa ng glass. Mm-hmm. So nakita ko ngayon yung limitasyon, kung ano kalaki pwede gawin. Kasi sabi ko ngayon, pwede mong gawin mo ako na mga 3 feet. Hindi na ito ngayon, hindi na ito tutong. Mm-hmm. Kasi magsa-shutdown sila, apat ng furnace nila. Mm-hmm. Nung magsa-shutdown sila, susunod sabi ko, iwanan mo sa akin ng mga 3 feet. So pag tumigas ito, unchunk ko kasing 3 feet. So medyo malaki yung aking chance sa pangalan dito sa sa paggawa po ng magandang glass sculpture. Mm-hmm. So yun, doon from the beginning, doon ako nagsimula. So 1976, nag-cut, grind, smooth, and polish ako. Mm-hmm. Then nagka-break naman ako nung mga... Well, actually, noong 1976, may ginawa na akong commission work. Yun ang pinakamalaki kong unang trabaho, which is 180 by 320 meters. Mm-hmm. Tatlong tunila na ang bigat. Wow. Yun ang medyo advantage, naging siguro arkitekto ko, paano ko isasalpak yun sa dingding na kasi tatlong tunila na nga. No? So, yun ang unang kong trabaho. Mm-hmm. So, kumisan medyo swerte lang na may nangangailangan. Mm-hmm. Tiyempong ginagawa ko yun, pinag-aaralan ko, yun. But, it was a struggle for me kasi nung una,
hindi ina-accept. Mm-mm. Kasi bago eh. Sa maling mo, sabi na, ito mami, hindi naman ito magtuloy. Mm-mm. Diba, sayang lang kung may imbes ako ng pera dito tapos wala namang mangyari, so, diba? Mm-mm. So, well, actually, nung, struggle ko, no? Tapos ng 1975, sa 85, nagka-break ako, nagbigyan ako ng commission works. Dalawang binaking commission work sa Singapore. Mm-hmm. So, doon na pakita ko for doon na nag-umpisa ang inyong... Doon na nag-umpisa ngayon na sabi, oh, medyo magaling pala ito si Orlina. Si Orlina, di ba? So, but ito was a struggle. Eh, sir, yung ito pong mga dala niyo, mga sample na ginawa niyo, usually po, like ito pong green na to, ano po yung ilang oras niyo po yun or ilang araw niyo po yan bago matapos? Ah, kasi katulad dito, ano, ang cutting ko dito siguro, abutin na let's say mga 3 days. Mm-hmm. No? To cut the glass. Mm-hmm. No? Ito magiging ang texture niya halos as rough as a hollow block. Mm-hmm. Pero ngayon, gagrind is smooth polish. So nagturo na ako ng mga assistant ko to grind. Kasi nandun na yung forma niya eh. Mm-hmm. Nakat ko na yung forma eh. So ngayon, gagrinding mo yan. Mm-hmm. Tapos si smooth. Finishing. Si smooth, papildiliha yun. Kasi mm-hmm. trabaho ko is hindi yung chinichisel, ina-abrase or kinukot-kot. So, kinukutkot ko ito ng diamond cutters. Ginagrind ng silicon carbide. Tapos, sini-smooth ng papel de liha. Which is actually, pampakinis, no? Yes. Ha? So, tapos ipapalis. Tapos, babalik ulit ito sa akin after mga 2 to 3 weeks. Pag binasa ko ang tubig ngayon, makikita ko yung likod. Kasi paggawa ko ng design ngayon, hindi lang ang pinakikialaman ko yung harapan. Kasi pag tingin mo sa harapan, nakikita mo rin tagos yung likod. Tagos din po yung likod. Nakikita mo rin actually pati side eh. Mm-mm-mm. So ngayon, doon ko nakikita ngayon kung ano yung idadagdag ko. Ayan, no, dito ganda. Sa kabilang side. Mm-hmm. Tapos mabalikta rin ko, titignan ko ngayon kung anong gagawin ko pa, kung dadagdagin. Mm-hmm. Dadagdagan. Tapos balik ulit sa grind, smooth and polish. Mm-hmm. Ako may tanong po, Inong Orlina, bago kayo mag-sculpture, kinesketch ba ninyo muna yan? O diretso na sa... Diretso ito. Kung ano na yung maisipan nyo. Kasi ang gagawin ko kumisa, titignan ko yung glass. Mm-hmm. Kumisa titignan ko kung ano forma ng salamin. Kung ang forma ng salamin, medyo patindig o let's say pahigang ganun, di ba? So ang gagawin ko, let's say isang babae na medyo sumasayo na papaganun. Mm-hmm. So depende po yun sa mood ninyo nung araw na yun. Depende. Kaya minsan medyo, let's say, maski sabihin sa akin, kumisan sa akin, sige, gawa mo ako naman ng mga, yung ningning series ko, no? Puro mga, let's say, mga breasts, no? Mm-hmm. Pero hindi yun ang mood mong gawin, no? Pag tingin mo doon sa glass, hindi mo nakita yung ningning, di ba? Mm-hmm. So iba yung gagawin ko. So, yung kasing paggawa ko at saka pag-isip mm-hmm. at the same time. Mm-hmm. So wala akong mga drawing-drawing. Kumisan, of course, pag medyo commission o paggawa, meron akong drawing, let's say, kapayo mm-hmm. or mukha or whatever. Then, i-sketch ko muna, no? Pero hahanap ako ng isang glass na medyo malapit-lapit na doon. Kesa, pumutol ako ng isang malaking glass para kunin ko lang yung gitna mm-hmm. na medyo magastos gawin yun. Mm-hmm. Mr. Orlina, sige, go ahead. May talong po ako, saan, sa yung unang yung pong ginawang sculpture, saan po siya ngayon nakalagay? Nasa museum po ba? At saka ano pong pangalan po nung first sculpture niyo? Yung first sculpture ko, ang tawag ko doon is Arcanum 19 Paradise Gain. Mm-hmm. Kinabit yun dati nung 1976 sa Silahis Hotel. Mm-hmm. No? Ngayon, ang siya ngayon, ikinabit sa National Museum. Wow! Sa National Museum mm-hmm. na siya ngayon, binabalang nila kasi nag-change sila ng location. Kaya medyo siguro by next month, i-re-install namin. Okay. Pero maraming naging pangyayari na yung unang kong trabaho na yun, no 1976, merong isang Australiano na nakampansin, pumunta siya, sabi niya, medyo nagulat siya because sabi niya, in the 60s, there were very few large-scale contemporary works done like this worldwide. Mm-hmm. So ibig sabihin, medyo may advance pala ako ng hindi ko kasi hindi ko nakikita yung labas eh. Mm-hmm. Nung lumabas ako, hindi naman ako lumabas. So yes. Ang nakikita ko lang akin, di ba? Tapos sabi pa nga niya is, to quote him, sabi niya ganyan, this gives life to the notion that contemporary glass was a creature of Europe and North America. So ibig sabihin, medyo... Mm-hmm. Magyayabang na ako. Yeah. Oo naman, dapat naman ngayon, po talagang lang, pagyabang medyo, yung mga ganitong klaseng. Kaiba. Kaya mm-hmm. meron ngang... Siguro 1 month ago, meron siyang Filipino, actually Filipino-American, mm-hmm. na tumawag sa akin. Sabi niya, of course, American accent, mm-hmm. doon lumaki, doon pinanganak.
mistiso siya. Ililibing daw yung asas ng kanyang ama. Pero gusto niya dumaan dito. Mm-hmm. At gusto niya magturo, magtignan kung ginagawa ko. Mm-hmm. So, well, namangha siya dahil sabi niya, medyo kaiba yung ginagawa ko. Mm-hmm. At ang ginagawa kasi niya, nagtuturo siya na ng glass blowing mm-hmm. for 25 years. Wow. No? Mm-hmm. Imagine, ang naturuan na niya, 2,000. Wow. Yan mo, kung nagpunta ako sa abroad, isa ako sa 2,000. 2,000 na matuturuan no? niya. So, pero, medyo... Mm-hmm. Sir, more or less po yung para po sa mga collector ng mga glass sculpture like Attorney Rich, magkano po usually more or less yung mga ganito? Nako. Siguro mahal ba yun? Uwi ko na siguro mga tatlong sweldo natin. Hindi, mga apat sa atin. Oo. Alright, thank you po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ramon Orlina. At yan po, siya po ang ating pinakamagaling, isa sa mga pinakamagaling na glass na nag-glass sculpture. Maraming pong salamat. Salamat din sa pag-imbitan. Ay, minsan ka lang, tanong natin kay Ms. Orlina. Ms. Orlina, paano po na kayo makokontakt? Meron po ba kayong shop or something? Yeah. You can call me at 781-9471. Mm-hmm. Yeah. Ayan. Maraming salamat po, Mr. Ramon Orlina.